Hello guys, welcome sa ating bagong video tutorial. At tuturo natin sa inyo ngayon ay yung 5 steps para matuto ka kagad mag-gitara, okay? So bago yan guys, kung meron kayong mga kakilala na gusto kagad matuto mag-gitara, i-share nyo itong video na to para matuto kagad sila. At kung meron din kayong mga kapamilya, kaibigan, mga jowa na gusto matuto, or kahit sa sarili nyo, pwede nyo ito i-share din sa kanila, okay? So yan. So bibigay ko sa inyo guys yung 5 steps na kailangan nyo matutunan, na kailangan nyo sundin para matuto kagad kayo mag-gitara, okay? So, based on my experience guys, ay makakatulong talaga ito sa inyo kung talagang susundin nyo itong mga steps na ito, okay? So, umpisa na tayo. So, yung number one na kailangan nyo gawin para matuto kagad kayo mag-gitara ay putulan ang kuko. Ayan. So, parang nakakatawa guys, pero ito talaga yung pinaka-importante. Kailangan nyo putulan yung kuko nyo guys sa pinaka-maiksi. Ano, wag naman pinaka-maiksi, yung sakto lang. No, yung hindi siya mahaba, sakto lang, okay? Kailangan yan guys, pinaka-importante yan. Nakita ko hindi yan natakel ng ibang mga guitar tutorial. At saka yung mga ibang mga nagtuturo, basta turo na lang kagad. Pero ito ang pinaka-importante guys. Number one, kailangan putulan nyo yung kuko nyo, okay? So para matuto kagad kayo mag-gitara, kailangan nyo mag-sacrifice. Kung mahal na mahal nyo yung mga kuko nyo na mahaba, don't worry. Sulit naman yan kung puputulan nyo na, no? Para matuto kayo, no? So, kailangan nyo putulan yung gitara. Kailangan nyo putulan yung kuko nyo, no? Yan yung number one, guys, no? Kung gusto nyo matuto ngayon pa lang, putulan nyo na kagad dyan. Ito lang namang apat, no? Ito lang namang apat. Ito, kahit ito, pahabain nyo na to. Wala namang problema. Yung hinlalaki, kahit pahabain nyo, walang problema, okay? So, putulan nyo itong apat na to para makapag-start na kayo mag-gitara, okay? So, yan na. Naputulan nyo na. Very good. Kailangan nyo putulin, guys, no? Huwag kayong manghinayang sa kuko nyo. Tutubo rin naman yan, okay? Para matuto kayo. So, yan yung pinaka-importante sa Tagalog. Putulan ang kuko nyo. So, yan yung number one. Number two ay aralin ang mga chords, no? So, aralin nyo yung mga chords, guys, kung ano yung mga itsura. No? Kailangan nyo malaman kung ano yung itsura, kung saan ba siya ididiin ang banda, kung saan siya iipitin banda, kung anong string. So, alam nyo naman siguro guys, yung number na string, simula dito yung numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pataas. Okay? So, para mas malaman nyo. So, bibigyan ko kayo guys ng apat na chords lang muna. So, mag-focus lang muna kayo sa apat na chords. Dahil beginners pa lang kayo, yun yung pag-practice nyo ilipat-lipat. Aralin nyo yung chords at saka yung paglipat. Okay? So, bibigyan ko kayo ng apat na chords. Tapos, iyan lang muna yung aralin nyo, yung apat na chords na yan, no? Pati yung kanyang paglipat. Kasi, sa apat na chords na yan, marami na kayong matutugtog na kanta, okay? So, yung unang chords na tuturo ko sa inyo ay super dadali lang, no? Super dadali lang. Ito, guys, itong hinliit nyo, ilagay nyo sa first string dito, okay? Sa pangatlong box, no? 1, 2, 3, pangatlong fret ang tawag dyan, okay? Tapos, ito naman, yung ring finger nyo, ilagay nyo sa second string. So, ganyan. Okay? Tapos, ito naman, ang hintuturo nyo ay fifth string ng pangalawang box o pangalawang fret. Okay? Yan. Tapos, ito naman ay nasa sixth string. Okay? So, ang tawag dyan ay G na apat ang daliri. Okay? So, yan. Napansin ko kasi guys na ito yung pinakamadaling ituro para sa mga beginners. Okay? So, mag-focus muna kayo sa mga chords na to guys para matuto kayo agad. Okay? So, G, apat na daliri. Ngayon, kung pagsubok nyo ng ganyan, hindi tumutunog, ganyan, hindi siya tumutunog, okay lang yan. Paglipas ng panahon, makukuha nyo rin yung tamang pag-ipit, tutunog din yan na maayos, okay? Kahit ganito yung tunog, okay lang yan. Basta practicein nyo guys yung chords at saka yung tamang paglipat, no? Pati yung pagdiin, huwag masyadong madiin, no? Huwag masyadong madiin, tama lang, takto lang. Pero kung beginners pa lang kayo, baka diinan nyo masyado, bibilis sumakit yung daliri niya, okay? So, ayan, sakto lang. Lapat lang ng medyo diin lang konti. Tapos yan na. Okay? Pag hindi naman tumutunog, okay lang yan. Walang problema yan, okay? So, ayan yung G. Ang susunod kong tuturo sa inyo na chords ay E minor 7. So, yung E minor 7, guys, ito, nandito pa rin itong dalawa na to. Ito lang ililipat nyo. Isa lang. So, di ba, galing kayong G. Tapos ito nasa fifth string na. Ililipat nyo lang to sa 4th string. So, ganyan. Ililipat nyo lang sa 4th string. Okay? So, diba? Ang dali lang, no? E minor 7 yan. So, ito, same pa din. Ito, same pa din. 4th string. Ito naman ay 5th string ito. 4th string naman ito. Okay? Tapos,
C-add-9. Ayan, ganyan yung C-add-9, guys, no? Para siyang G, pero binaba nyo lang ito, binaba nyo lang din ito, okay? So, ito na ay third string, fourth string na ito, ito naman ay fifth string, okay? Tapos itong dalawa na to, dito pa rin, okay? So, ulitin natin, ganito yung G, tapos ganito yung E minor 7. So, ito, ilipat, ganito lang, guys, ililipat nyo lang ganyan, okay? So sobrang dali, di ba? No, kahit yung mga beginners, matututugtog nyo ito kaagad. Tapos, C add 9, ganyan, para siyang G, pero binaba nyo lang, okay? Tapos, D, yung pinakadulo natin, D. Ang gagawin nyo sa D, bababa nyo lang to sa, ito, stay put pa rin to sa second string. Tapos, ito naman ay first string, ito naman ay third string. Ganyan yung itsura, okay? Third string ito, second string ito, ito naman ay first string. So, yan lang tandaan nyo, guys, ng mga chords. Yung apat na yan, para meron na kagad kayong matutunang kanta, okay? So, G. Okay lang yan kahit walang tunog. G. Tapos, yung paglipat, guys, okay lang din kahit mabagal. Walang problema yan, okay? Yan. Tapos, C add 9. Tapos, D. Ayan. So, aralin nyo, guys, yung mga chords na yan, yung apat na chords na yan, at yung paglipat. Okay? So, G, E minor 7. Okay lang, kahit mabagal, kahit walang tunog, okay lang yan. Tutunog din yan. Tapos, C add 9. Ganyan. Okay lang yan, kahit walang tunog. Tapos, D, lipat. Okay lang yan, kahit mabagal yung paglipat. Kahit ganyan, unti, isa-isa, okay lang yan. Walang problema. No, para matuto kayo kagad. Sa una lang yan, guys, mabagal, matagal. Pero kapag ka lagi nyo pinapractice, bibilis din kayo. Okay? Think positive lang. Okay? So, ganyan yung mga chords. Apat na chords yan, guys. Marami na kayong matutugtog na kanta. Diba? So, isang practice-an lang, pero marami na kayong matutugtog, no? Tapos, tuturo ako na rin kayo ng tamang pag-strum. So, yung madali lang. Diba? Nalaman nyo na yung apat na chords. Ang pag-strum lang na practice nyo, guys, samahan nyo na pag-strum kagad. Para matuto na kagad kayo mag-strum, okay? Ang pag-strum nyo lang ay tatlong down. So, halimbawa, naka-G kayo, di ba? So, 1, 2, 3. Tapos, lipat kayo ng chords. E minor 7. Kahit mabagal ang paglipat, okay lang. Walang problema. Tapos, ganun ulit. 1, 2, 3. Okay? Tapos, lipat ng chords. Kahit mabagal, okay lang yan. Kahit walang tunog, okay lang din yan. 1, 2, 3. Diba? Halimbawa, ganyan yung tunog na sa inyo. Okay lang yan. Mahalaga, malaman nyo yung tamang paglipat at yung pag-strumming. At saka yung tamang pwesto. Gaganda rin yung tunog niyan katagalan. Okay? So, ganyan siya. 3. Tapos, lipat kayo ng chords. 1, 2, 3. So, yan lang, guys, yung gawin nyo, guys. Paulit-ulit lang yan. So, G, 2, 3. Tapos, lipat ang E minor 7. Okay? So, again, ulit-ulitin nyo lang yan, guys, hanggang sa ma-perfect nyo siya, mabilis na yung paglipat nyo. Okay? So, ganyan siya, no? Ulit-ulitin nyo lang yan, guys. Huwag kayong sumuko kagad. Makukuha nyo rin yan, okay? So, ayan. So, pagka kinantahan natin yan, guys, binigyan natin ng sample ay ganito. Para meron kayong matutunang kanta. Kung gusto nyo naman sabayan ng kanta, ay pwede nang ganito siya. So, halimbawa. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Okay, so ganyan lang yan siya. Paulit-ulit lang yan, okay? Hanggang mag senior citizen na kayo, okay? So, ganyan siya, no? At masasabi, di ko na. Paulit-ulit lang yan. Or kung gusto nyo ibang kanta. And I can't keep my eyes on the road. Na 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 na. So, ganun siya, di ba, guys, no? So, ganun yung gawin nyo, guys, no? Ulit-ulitin nyo lang yan hanggang sa matuto na kayong mabilis, madali na lang sa inyo yung paglipat ng mga chords at tumutunog na ng maganda, okay? So, yun yung pangalawa, guys, no? Aralin nyo yung mga chords at paglipat. So, may binigay na tayo mga example, yun na yung practice nyo lagi, ha? Para matuto kayo kagad. At yung pangatlo na step ay pagpahinga kapag masakit na yung daliri, okay? So, yan. Magpahinga naman kayo, guys, kapag masakit na yung daliri nyo, okay? So, halimbawa, sumasakit na yung dito nyo, no? Nagkakakalyo na dahil sa kakapractice nyo mag-gitara. Kailangan nyo magpahinga, okay? So, yung iba kasi naturuan ko, tuloy-tuloy pa rin kahit masakit na yung daliri. Huwag, no? Kailangan nyo magpahinga, guys. Kapag hindi na siya masakit o medyo gumaling-galing na siya,
pag hawak niyo uli ng gitara, tingnan niyo, bibilis yung progress niya. No? So, magpahinga kapag masakit na yung daliri. Okay? So, tandaan niyo yan, guys. No? Kapag masakit na yung daliri niyo, magpahinga na kayo. Okay? So parang yung puso niyo, pag masakit na, ipahinga niyo na. Gumugat na. So, ganun, guys. No? Magpahinga muna kapag masakit na yung daliri. Balik lang kayo kaagad mag-practice kapag hindi na masakit. Okay? Para mas mabilis yung progress niya. Okay? So, yung pang-apat na step natin ay magpatuloy sa pagpa-practice. Okay? So, tandaan nyo yan, guys, no? Magpatuloy sa pag-practice. Huwag yung mag-practice ka ngayon, tapos mag-practice na naman ako uli next year na naman. Okay? So, hindi talaga kayo matututo nun. Kailangan, tuloy-tuloy lang yung practice nyo. Okay? So, halimbawa, sumakit yung daliri nyo ngayon, after 2 days or 3 days, hindi na masakit yung daliri nyo, mag-practice uli kayo. Okay? Siguraduhin nyo lang, patuloy, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pag-practice nyo para matuto kayo kagad. Okay? Yung ibig ko sabihin, mag-practice kayo ngayon, tatama rin kayo, next month na naman. Huwag, no? Pag tinamad kayo mag-practice, talunin nyo yung para matuto kayo mag-gitara. Okay? So, kailangan ganahan kayo mag-practice. Okay? So, yan lang, no? Kapag ginawa nyo, guys, yung step 2 at hanggang step 4 ng isang linggo, tingnan nyo, balik kayo dito sa video natin, mag-comment kayo kung talaga natuto kayo. No? So, guaranteed natin yan, guys. Marami na rin ako naturuan ng personal at saka ng ibang tao kung paano mag-gitara. At guaranteed to sa inyo, guys. Based on my experience, ito yung pinakamadaling paraan para matuto kayo mag-gitara. Okay? So, yan yung gagawin nyo, guys. No? Patuloy nyo lang gawin yung step 2 hanggang step 4 ng isang linggo. Nang 1 week lang, balik kayo dito sa video natin, mag-comment kayo kung talaga natuto kayo. Ngayon, kung hindi kayo natuto dahil sumakit yung daliri nyo, siguro mga 2 weeks or 1 month, yan, matututo na kayo, okay? So, yan, no? So, ang last step natin, panglima, ay kapag natutunan nyo na yan, guys, mag-practice na ng ibang kanta na gusto mo, okay? So, kung meron na kayong gustong matutunan, guys, so, halimbawa, yung At My Worst, gusto nyo matutunan, or yung Harana, gusto nyo matutunan, pwede nyo nang practicein yon. Basta mag-focus lang kayo, guys, muna sa apat na chords na tinuro natin na yan. Pag marunong na kayo nyan, pwede na kayo mag-practice ng ibang kanta. Ibang mga chords na yung pa-practicein nyo, okay? So, yan. So, don't worry, guys. Check nyo lang yung ating channel. Marami na tayong tutorial na mga kanta na gusto nyo. Sigurado ako may magugustuhan kayo dyan na gusto nyo practicein. Meron tayong super easy version yan, guys. Sigurado ko matututo kayo. Okay? So, huwag kalimutan, guys, mag-subscribe dito sa ating second sa first channel natin at sa ating second channel para matuto kayo mag-gitara. Okay? So, yan. So, ganun ang kadali, guys, no? So, sana magustuhan nyo, guys, to, no? So, ito na yung pinaka-madaling paraan para matuto kagad kayo mag-gitara. Okay? So, huwag nyo kalimutan, guys, pag magaling na kayo mag-gitara, ha? Okay? So, yan. Again, kung meron kayong mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay na gusto matuto mag-gitara, i-share nyo lang tong video na to or i-recommend nyo lang tong video na ito. So, yan. So, enjoy sa bagay nyo matutugtog, guys. Sigurado ako matutunan nyo to. Bye!